Time na. It's, anong oras na rin kasi? Anong oras na rin kasi? Anong oras na rin kasi? Ito na yun eh. Oh. Okay. Anong thoughts mo dito, Ate Chantel? Kasi binasa natin yung script eh. Oo. Mainit yung magiging laban ng Matilda at saka nung Eve. Kasi di ba parang may real world manipulation pa yan. Ay, pwedeng pasukan. Pwedeng pasukan. Oo, pwedeng mag-circling eagle dito si OMIV. So, ito na naman tayo sa ating jungler na Hylos, which is almost the same nga. Nagkaiba lang is Matilda Pick dito ng Blacklist International. Pero, nakita na rin talaga natin yung matchup sa may bottom lane. So, Lunox Alice, alam na ni Oheb pa galawin yan eh. So, nakay Oheb ngayon ang kanyang main hero. Pero this time, Haji again with the Beatrix. So, halos same talaga. Wise also with the Hylos. Sabi kasi dito ni Coach Bonchan, if it works, it works. It works. If it's not broken, don't fix it. Don't fix it. Parang ang mahirap nga yun pag pilitin mo ayusin. Yung di naman sira. Di naman sira. Diba? So, talagang napakahirap nun. Oo. Kaso eto, nilabas ni Mobazina ang kanyang best pick din eh. Almost same. Ganito din yung nangyari for Blacklist International in that game actually. Nagpumunta din sila sa side na yan. Parang deja vu talaga. Pakikurot na ako. Parang nangyari na to eh. Oo. Ganito din yun eh. Ganito din yun. Pero titignan natin ha. Pero tama ka kasi. Yung Matilda is a great answer to the Eve, ni Zia eh. Kasi pwedeng lumipad lang yung Matilda pa loob eh. Diba? Ang problema niya lang dito, ang magiging mahirap sa kanya, is kapag ka nagkaroon ng Bulwark Shield si Shark habang nakaredy siya na magbitaw ng mga wisp niya. Wala siyang damage na ibibitaw. Oo, pwede nga mangyari yun. So titignan natin, kasi dito kasi malakas yung BTK eh. Yung BTK guys, sa napansin natin nung game 1, game 2, game 2 and 3, is yung kanilang outplay, micro action, yung kumbaga batak, gets mo yung batak maglaro, yung talaga ang daming pinipindot, nakaka-outplay sila eh. Yung kalamangan ng Blacklist is yung alam nila yung right decision. Kabisado at the right na moment. Nila. Right timing. Ayun lang. Ayan, yung mga ganyan, yung mga biglaang may mamamatay na lang. Habang syempre, sabi dito ni Edward, ikaw naman, Moba Zain. Pero may setup doon si Zia. Moba Zain is down. Si nice kill mumula dito kay Edward. Meanwhile, si Haji dito ay nag-change ng kanyang bala. Habang si Fried Chicken ay susubok, Bennett's Rage coming in. But oh my, Fried Chicken, hindi niya nerespeto yung mga jabomba na nilabas. No. Ni Haji. BTK, hindi na kailangan ipilitin dito na pumasok against Blacklist International. Pero Blacklist International, naagawan pa nga. Sakto. Ninakaw pa ni Wise. Mabilis lang kasi yun kay Wise kasi nga naka-mage killer siya. So yung mga sinasabi nga natin for BTK na since gusto nga nilang very aggressive sila, nakakalimutan nila yung mga kailangan talaga nilang i-maximize or i-prioritize. Yun nga eh. Against Blacklist International. Kaya 1.1K na agad. Malaki na agad yan. Lamang ng Blacklist. Oh. Tsaka masyadong napalalim si na Fried Chicken doon. Dapat pinilit eh. Oo, nung nakita na nila yung dinosaur, nagback na sila. Uh-huh. Nangyari yun dati sa Jurassic Park eh. Ay, oo. Nung nakita yung dinosaur, nagback na sila. Kasi nakakatakot nga naman yun. Napalalim sila. Yan tuloy, 1.2K gold lead sa side ng Blacklist. Ang tanong, if you are BTK, paano mo maibabalik sa inyo yung laro, Chantel? Well, for BTK, kailangan lang nila ng kailangan makakuha dito, specifically ni Moba Zane, ng kanyang kill. Kasi, yung Granger kasi, hindi na natin siya masyado talaga nakikita na ginagamit sa mga tournaments. Ay, pinakamagandang mangyari sa lineup ng BTK is yung parang magkaroon na snowball effect si Moba Zane. Yun yung kailangan na gawin kasi meron naman silang Lolita. So, hindi masyado makakapagbigay dito ng damage si OMIV, even for Haji, from time to time, as long as maganda yung Bulwark Shield dito ni Shark. Pero, Blacklist International, continuous kasi si Oheb eh. Kaya nga natin tinawag na Oheb God kanina. Continuous yung farm niya para dito sa kanyang Lunox. Plus, eto pa ang kunat ni YC. Hindi nila mapatumbat. Kanino napunta yung purple? Napunta na naman kay Wise. At mukhang papasok na si Edward. Dila, nilabas ni Edward dito. Dito ako na welcome. Ayun yung sa pool. Tinamaan si Moba Zane. Sabi syempre lumabad na si Omai Venus. Grape. At ngayon, Blacklist International. Nakalipad pa si Edward talaga. Napapasigaw na lang ng wow, Grape. 3-1. Blacklist. Ang gandang save noon, Chantel. Blacklist International. Eto na yung sinasabi natin. Kabisado na nila, na-decode na nila yung kalaban nila ngayon. Alam na nila kung gagawin for every team fight. Nakita na nila. Nakita na nila, ito ang gagawin yan. Oo.
This is it. This is it. Alam na nila yung mga hacking movements eh. Oo. Oo. Kabisado na rin nila yung mapa. Di ba tinry nga kanina? Yun nga eh. Tsaka di ba biruin mo ah, si Wise, pangalawang beses niya nang naagaw yung purple bop. Nasisira nila yung jungling pattern. Oo, kumbaga. Ng BTK. Kumbaga kating-kati na si Mopa sa'yin kunin yung purple na yun eh. Ano ba naman kasi yan eh? Hindi niya makamot eh. Oo. Sabi, hindi niya makamot eh. Ah, kasi yung pangtanggal niya ng ano, is yung buff. Yung buff. Kailangan yung pangkamot niya. Kailangan niya yung pangkamot yung buff eh. So, medyo magandang ginagawa ng Blacklist na ginugutom nila si Mopa Zane sa purple at naku, nagamit pa. Binisik lang ni Venus yung digger. Nataranta si Shaik. Sabi, uy, nandito si Omay V. Ayun pala, nag-set si Omay V. Eh, tignan natin, Venus. Ayun na naman, oh. Ang ganda na naman dito ng zone. That is Venus with the zone. Pero nanakawin na naman, another purple steal. Okay. For Wise. Ang sakit. Hindi na binibigyan ng purple si Mopa Zane sa laban na to. Literal na pinigilan yung sinasabi natin na ultimate Zane involvement, the Uzi play. Tinatanggal siya sa larong to, Chantel. UI na lang yun. Oo. Ultimate involvement. Ultimate involvement na lang. Wala na yung ano. Kasi. Yung isang letter. Si Zane dito, sinabi natin, heavily relying ang BTK na magkaroon siya ng farm. Grabe, biruin mo ah. May lahat ng Zane natatanggal talaga eh. Ano eh? Kasi, oo. Diba? Lahat ng Zane natatanggal talaga eh. Wala eh. Oo eh, nagsusulo eh. Kung magkasabi ng Blacklist, Zane, sa-shutdown ka namin. Wala na. Wala na mangyayari. Ikaw hindi, lang. Ikaw lang ang target. Hindi ka makakalaro. Target lock. Sinabi mo yun kanina eh. Kailangan mag, ano, pag Granger yung lineup mo, kailangan snowball ka. Oo. Oo. Eh kaso, mahirap mag, ah, kaya, kasi Blacklist International, nag-Granger din to eh. Alam kasi nila, nag-Granger din si YC. Oo. Oo nga. Ayun ang sayang for BTK. Literal. Blacklist ang nakalaban nila. Blacklist ang nakalaban. Medyo lang. Sana hindi na lang, no? Biruin mo ah. Blacklist International, Blacklist mismo yung pangalan nila. Oo. Pero ang bina-blacklist nila, si Mopa Zane. Alam mo, may mga Zane talaga kasi na natatanggal eh. Oo, ganun talaga eh, pero... yung talaga kasi eh. Wala eh. Eto na, pang ilang beses na yan. Napakainit na sa minimap. Kung may thermal reader lang tayo dito. Kitang-kita, biruin mo itong purple. Nagsasawa na. Oo. Nagsasawa na itong purple na to. Tama kanina na naman mapunta. At napunta na naman kay Wise! Feeling ko wag na mag-try. Feeling ko wag na talaga mag-try eh. Feeling ko punta na lang talaga sila sa ibang linya. Oo. Feeling ko stop na eh. Stop. Stop na. Stop na. Stop na. Oo. Wag na. Hindi na kaya eh. Nanakaw na naman ata siya til eh, no? Feeling ko next time yung kahit yung observer natin hindi na sisilip dun eh. Alam na kasi na mapupunta kay Wise. Automatic na dun eh. Grabe yung ginagawa ng Blacklist dito. Ginugutom nila ng todo ang BTK sa pop. Kaya hindi makalaban ang BTK kanina pa. Nadidelay yung level. Oh. And speaking of, since nadali na nga dito ang BTK, isa din sa naging part ng kanilang error in terms of judgment ng pangyayari is, lahat din sila, tinatry nila makipigsilipan doon. Parang pasong, yun sa pasong tamo. Oo. Sa tirad. Luma na yun ah. Oo. Sa battle of tirad. Oo. Parang ganito yung nangyari. Parang ganito yung nangyari. Biruin mo ha, pang-apat na beses, pang-lima na nga. Mm. Pang-limang purple na yun, Chantel. Ayun o, tingnan mo. Pagkatapos nun, syempre, Blacklist International, meron na silang gold. TK gold lead. Most probably yung mga heroes na kailangan ng items. Oo. Meron na yan. Nakalock na yan. O, BTK, ang ginagawa lang nila is kapag ka nandun na yung Blacklist International, pumunta din sila dun. Which is hindi maganda. Hindi maganda kasi kumbaga kung 5-on-5 na sabayan, parang mas lamang ang Blacklist kasi ang kunat na nung high loss talaga. Oo. Biruin mo, wala nga walang kill na nakukuha dito yung Blacklist eh. Oh, hindi na nga siya umuwi. Kumbaga, yung purple lang, oo. Kung magkakaiwise dito, ang taas na ng HP niya, so kahit hindi na siya umuwi, pwede pa rin siya sumama sa team fight. So kung titignan natin, Claw of Destiny, Athena Shield. Ang kunat. Napakakunat niya kasi yung pinakapagkukuhanan ngayon ng damage ng BTK ay si Zia. Si Zia, si Victor, tsaka si Fwide Chicken. Si Fwide Chicken. Finally, Chantel. Finally, nakakuha si Mopa Zane ng purple. Oo, kasi, pero Lord pa lang kapalit. Kaso Lord pa lang kapalit. Eto na. Naku, nag-evolve na. Ayun na, lumipad na mga kaibigan si Oh My Venus. The helicopter, helicopter! Para dito kay Oh My Venus! At syempre, welcome to Matilda Airlines! Pero naku, nasa loob dito na tayo.
purple na kasi si MOBA Zane. May purple na kasi. Nagalit na si MOBA Zane. Kasi kanina, nung hindi binibigay yung purple, hindi naman nangyari to. Oh. Eh, nagka-purple. Oh my God. Nagka-purple lang. Nagka-purple lang. Nagka-purple lang. Oh, nagka-purple. Pagkakuha niya ng purple, sabihin ko, wala. Never mind. Never mind. Never mind. Pero Blacklist International, meron silang Lord. Mas makunat yung kanilang mga mini wave dito. Naku, mabili. Isang mabilis. Yung ating 3K gold lead now down to 400. Oh my G. 200. Oh. Sila nga yung lamang actually eh. Let's look at the instant replay, Chantel, na hatid sa atin ng Oppo. Ito yung sinasabi natin kanina, naipit yung Blacklist International but at the same time, nabawi nila si Edward na napaka-sustainable pero nahuli kasi si Haji. Nakita siya ni Poy Chicken at saka ni Victor. Only to find out na naubos na pala yung mga players ng Blacklist International during that skirmish. But, grabe. BTK, isang mabilis na pagbaliktad. Sabi dito ni Momasin, kanina nyo paninanakaw yung purple ko. Nung nagkaroon ako, biglang na-wipe out bigla ang Blacklist International. Tsaka kasi kung iisipin mo yung galaw ni Zia. Si Zia, tingin ko dito yung unsung hero eh. Yung setup ng Eve. Alam mo to, Chantel, nag-Eve ka eh. Oo. MVP yung, nga ako nun eh. Yung mga positioning ng Eve, yes. Pag maganda talaga yung naging diamond formation. Crucial kasi siya talaga. Crucial talaga eh. The diamond formation. Pagka nailatag talaga ang diamond formation, iba talaga ang kanya ibigay kasi pwede siyang pangontra kung may meron kang gustong targetin na specific hero, which yun yung ginawa ni Zia. Perfect KDA ngayon kay Zia. 5 out of 5. 5 out of 5 kills. Mm-hmm. Oo nga, alos lahat sa kanya. So siya yung nagdidictate. Ah, sa bagay, Pilipino nga pala to. Ay, oo nga pala. Oo. Gets niya pala yung tunay na galawan. Gets. Oo nga pala. Kaya pala, alam mo naman ang mga Pinoy, magaling pumuesto yan eh. Oo. Kung magkakumpuestuhan lang ang usapan. Kabisado na yan. Kabisado na yan, lalo na sa mga magbabarkada, di ba? Ayan. Eto na. Naku, pasok mag-isa si Victor. Kala ni Victor siya lang mag-isa ngayon. Pero yung glorious battle, pinaknak ko si Zia na naman! Si Zia na naman, nasa pinakamasikip na Eskinita. Eskinita yung Blacklist. Oh. Para doon sa ultimate ni Zia. BTK, real relation, ang ganda nun. Ang ganda nga nun. At si Edward pa, ay naku po. Nag-o-audition na ngayon ng Blacklist International, BTK. Oh. Showing us na hindi sila basta-bastang team. Hindi sila basta-basta magpapatalo sa kupunan ng Blacklist. No, Victor right now with the Ice Queen Wand, Blacklist International na susustain na ng ibang mga players ng BTK ang kanilang damage. Supposedly kasi, surprise player ng Blacklist International, sila'y nakapweste. Pero si Zia again, with that real world manipulation, napilita magpulasan ang mga players ng Blacklist International. Oh my. Kailangan may mag-free hit for Blacklist. Kailangan mabigyan nila ng pwesto si Haji. Kailangan nang ilabas ni Maji ang inner KDA machine. Oh, kailangan. Kaso ang hirap kasi dito, ang kailangan nilang muliin din, Chantel, is I think si Zia talaga. Kasi kapag nakikipag-clash sila, kapag nakikipagsabayan pagbigkas sila, yung super slow ni Zia, yung diamond formation, walang ibang tatapat. Parang may supersonic wave. May supersonic wave eh. Kumbaga ang mangyayari kasi, pag nag-ultimate si Venus, nag-Matilda Airlines si Venus, nag-helicopter, si hindi mahuhuli. Pwede na mag-pop si Zia ng ulti eh. Ah, kasi wala nang pangkuha sa wala kanya. Wala nang pangkuha sa kanya eh. Oo, not unless Glorious Pathway. Glorious Pathway, diretso. Oo. Blacklist International, ang kailangan nilang gawin dito is as much as possible, piliin nila yung mga tamang heroes ko. Ang bilis! Grabe talaga. Ay, grabe talaga, BTK. With a snap na kumain, yung minumblast na malalabas doon sa batang gilid. Tatamaan nga si Edward, nilabas nga yung Glorious Pathway. Tapos yung Venice Region doon na din. Pero nandun si Nibiru Spasso. Sinong tatamaan? Dalawa, may Brilliance out. Papalagpa dito ang side ng Blacklist International. Yung Lord of Basta. But OMG! OMG with the play! So kay siyempre, lumipat na KDA machine, Nibiru. Bang, 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 bang! Na OMG with that play! Sabi niya kanina pa natin pinag-uusapan si Zia, it is my time to shine. 2 kills para sa kanya. Finally, nahuli si O. Oh, pero naku, na-crit sila, krinitan. Oh no, krininitan sila. Krininitan? Oh, na-krinitan, tignan natin. No. Oh my, ini-explain mo pa lang siya. Tell me, counter go na ang side ng BTK. Pero kailangan depensahan to ng Blacklist International. Nandito si Aji, nandito si Venus. Here comes Oheb. Getting this Lord.
Nako. Nakakuha dito yung BTK ng Lord Blacklist trying their best to get kills. Oh, hinuli. Pero susugod ba si Oh My Venus? Ooh. Let's see. Sumugod. Medyo masikip ang laban na to. Pero free si Aji. Oh, tatangan si Aji dito ng mga first kill. At ako! Na-detsu nata siya! What a detsu nata na meron si Moba Zayn. Hindi naman ngayon si Aji. And kailangan na natin talagang alamin. Kailangan dumipensa. Kailangan natin respetuin. Ito na pa ang GG push. Ito na pa. Oh my God! Pangkwersa ng BTK to game number 5. BTK holding the line at BTK! Oh, wait lang. 7 seconds bago mabuhay. Tapos, BTK! We demand respect! BTK forcing game 5! Tingnan nyo yung sigaw ni Zia! Grabe. Wow! Grabe yung performance dito ng BTK. After the buff, real world manipulation, grabe. Pero grabe. Grabe ang respeto. Grabe ang respeto sa team na to.